So, kahit anong gawin natin dito, hindi siya malalaglag. Kahit medyo mabigat tong 21 mm na to. Hi, this is Tech Dad, and welcome to my channel. Again, mga tech dudes and tech dudettes. So today, may dumating tayong parcel. So galing na Lazada. So okay, open natin, i-unbox natin. So nabili ko siya for about 117 pesos. So 40 pieces to, hand tool combination socket wrench na set, no. So nakalagay sa kanya is best quality sa kanya. So let's open this. So naka-bubble wrap naman siya. So let's see. Ayan, 40 pieces combination socket wrench set. So meron siyang 1/4 and 3/8 drive. So ayan. Let's see kung okay naman yung packaging niya. So mukhang may loose lang sa loob. So ayan. So let's open. So, ito na siya. So, naka-plastic pa rin siya. I think this is the front. So, tanggalin natin yung plastic. So nakalagay sa kanya ito, 1 pieces 3/8 reversible ratchet handle, tapos 14 pieces 1/4 na metric sockets. So ayun yung mga sizes niya, 4 hanggang 13 mm. Tapos dito naman sa 1/4, so 5 bali-metric system yung nakalagay sa kanya. So may mga 1/2, 1/3, 1/4, mga ganun, no? So ayan. So meron siyang 1 piece na 3/8 yung drive niya, extension bar. 1 piece na 1/4 3/8 din ang adapter. Tapos 1 piece 3/8 yung socket niya, no. Tapos 1 piece 6 inches spinner handle. 2 pieces 3/8 metric socket, 15 mm, 16 mm. So ito, yan yung packaging niya. So this is yung brand niya is Aiwa, 40 pieces. So yan, tanggalin na natin itong cover niya. So let's see, ba to? May mga umaalog sa loob, mga natanggal siguro. Nga, tanggal nga siya. So ayusin muna natin. So bali ito na yung box natin, no? So as you can see, medyo malambot siya. So I don't think na pwedeng siyang balik-balikta rin, kasi pag binaliktad nyo, matatanggal talaga yung mga nakakabit sa loob. So hindi nyo pwedeng balikta rin. Pag binaliktad nyo, siyempre kakalat yung mga yan. So let's open on this. So ito na yung mga gamit natin, no. So ito na yung 3/8 drive natin, no. Reversible siya. Tapos yung 1/4 size na metric sockets natin, no, from 4 to 13 mm. So magkakasunod-sunod na yan, inayos ko na kasi medyo nagkalat-kalat siya kanina, kaya inayos ko na siya in order. So ayan siya. Bali 14 pieces 'yan lahat. Tapos meron din naman dito sa baba yung 1/4 size din natin na DRSAE sockets, no. So 14 piece din yan, from 532, 316, 732, 1/4, 932,
5:16, 11:32, 3:08, 13:32, 7:16, mga ganyan, no? 15:32, 1 half, 17:32 hanggang 9:16. So hanggang dyan yung from here, so 5:32 hanggang 9:16 yung size niya. So ito, 9:16 siya. Tapos may 3 pieces na 1/4 din, no? DRSAE socket naman. So yan, ito, itong tatlong yan. So from 1/4, 5/16, saka 3/8. So yan, itong tatlong yan. Ito naman dalawang to, 2 pieces yan na 3/8, 3/8 yung size. So dito siya kakasya na DR metric socket. So 15 saka 16. Ito yung 16, ito yung 15. Ito yung 1 piece natin na 3/8 DR extension bar. So pang ano siya, 3/8 siya, malaki siya. So ayan. Tapos yung 1 piece 1/4 3/8 adapter, ito yun, 3/8 adapter siya, kasi ito yung pang 3/8 magiging 1/4 siya. So parang ano siya, adapter lang siya. Tapos yung 1 piece na 6 inches na spinner handle, ito yun. So ayan. And 1 piece color sleeve. Hindi ko alam kung para saan talaga ito, no? So check na lang natin mamaya kung paano ba siya gamitin. Tapos ito na nga yung 3/8 drive natin. Saka itong 21mm, no? Na para dito sa 3/8 na socket. So upon checking, kung makikita nyo, medyo hindi pulido yung pagkakagawa sa kanya. So may mga chip dyan. Ayan. May mga part dyan na medyo parang sira. Pero hindi naman sira, parang na-chip lang or hindi lang maganda yung pagkakagawa. Pero mukha naman siyang matibay. So ayan. Kasi ito yung lock niya. So kahit anong gawin natin dito, hindi siya malalaglag. Kahit medyo mabigat tong 21mm na to, hindi siya malalaglag. So unless na hatakin natin siya. Tapos try na rin natin tong adapter, no, yung 3/8 to 1/4 adapter. So magagamit nyo tong mga to pag gumamit tayo ng adapter. So katulad nito, gamit tayo ng 4mm. So magagamit nyo siya ng ganyan. So lahat yan magagamit nyo, gagamit lang kayo ng itong adapter na to. So kung ito naman yung gagamitin nyo, tatanggalin nyo na lang yung adapter. Katulad nitong 16mm na to. So yan. Or kung gusto nyo pahabaan, ito yung extension nya na 3/8 din. So ayan. Binili ko tong 3/8 na drive na to kasi para sa mga gawain natin sa sasakyan, mas feeling ko mas matibay to kasi mas parang ito yung medium ng ratchet, no? Kasi meron tayong 1/4, meron tayong 3/8, meron tayong 1/2 na ganito, no, yung size niya. So ito lang yung mga parang nasa middle size. So this is good for mas harder workload katulad ng sa mga sasakyan. So yung 1/4 feeling ko parang sa mga household lang, no. Pwede naman din sa mga sasakyan pero wag niyo lang pipersahin. Pero ito talaga yung 3/8 yung mas able na makagawa sa mga sasakyan natin. So ayan. Kung mapapansin niyo rin, medyo may konting play siya. I don't know kung may effect ba to pag sa paggagawa. Based naman sa review, kayang-kaya naman niya, wala namang problema tong play na to sa mga reviews na nakikita ko. So mukhang okay naman siya and mukhang matibay din naman siya. So yan yung tunog niya. So
parang metal siya na ano no, matibay. So let's see na lang sa mga susunod na mga videos natin kung gaano ba talaga siya katibay. So ito mainly gagamitin natin sa sasakyan. Iiwan ko to sa compartment ng sasakyan natin para may magamit tayo. Ito naman kasing 53 pieces na to. Ginagamit ko din siya sa sasakyan pero naliliitan ako. Medyo maliit kasi yung ratchet niya. So this is only 1/4. So kung makikita nyo. So ayan. Lagi ko siyang ginagamit sa pagkukumpuni ng sasakyan. Matibay naman siya kaya lang ang problem ko is maliit to. So kung ikukumpara natin dito, so mas mahaba yung 3/8 kaysa dito sa 1/4. And kung mapapansin nyo, mas maliit tong 1/4 kaysa dito sa 3/8 size ng ratchet natin. So ayan. Ang kagandahan lang dito, ang natutuwa lang ako dito kasi may lock talaga siya. So kahit anong gawin mo, hindi malalaglag yung mga drivers na ilalagay mo rito. Or kahit yung extension, or kahit yung adapter. Kasi yan yung pinaka-lock niya. Dito kasi, wala siyang lock. Pero although na kumakapit naman siya, okay pa rin naman siya. Mas gusto ko lang tong may lock kasi parang secure na secure siya. So kung kukumpara natin, mas maliit talaga siya. Saka ang reverse nito, forward and reverse, yan. Dito kasi diikot siya. So ayan, diikot siya. So ito lang yung review natin dito sa tools na to. Dito sa 40 pieces auto repair hand tool. Combination socket ng wrench, no? So isang set na yan. So 40 pieces. 14 pieces dito. 14 pieces dito. 2 pieces nito. Yung 3/8. Tapos may tatlo rin ito. Saka adapter na 3/8 to 1/4. Tapos yung extension niya na 3/8. Yung spinner niya na 1/4. And itong 21mm na to, no? So kung nagustuhan niyo itong video na to, please click like, subscribe, and hit the notification bell para sa mga pag-unboxing natin, pag-review ng mga gamit, pang sasakyan, pang bahay, at kung saan-saan, kung ano-ano pa, no? So salamat sa panonood. So I hope na may na magustuhan niyo itong item na to. And kung nagustuhan niyo, ililink ko yung kung saan ko siya nabili sa description below or ayun sa description yung nalang basahin. So thank you for watching. This is Tech Daddy again. God bless.